Uy, teka lang. Yo, amin na yan. Ano? Gipre, baka mo naman ako isa ka, pinag-irapan ko tayo. Wala ka kayo, wala ka dyan. Hindi. Wala na nga makakain eh. Uy, yung ginagawa niya dyan. Uy. Ay. Oh my God, ano nangyari? Oh. Joseph? Dugo. Oh my God. Tara, pumunta tayo sa bahay. Alam. Tumayo ka dyan. Ay. Ay, ay, dito mo ka muna. Kuya! Uy! Uy, Joseph! Kuya, bilisan mo, kumuha ka na. Ano nangyari dyan? Ano eh? Hindi ko alam. Sasakay na sana ako ng tricycle doon. Kaso, nakita ko siya eh. Diyos ko! May mga ano... mga tambay ata. Kuha mo ng bulak tsaka tubig. Bilis! Kuya, tagalin natin yung plastic sa ulo mo. Okay lang? Sige, sige. Tumama kasi yung ano ko eh. Inaago yung kalakal ko ng mga tambay. Paghatag pag agawan namin, tumama ako doon sa inigang ko. Ano ba yan? Ngayon lang? Oo. Oh. Ah, aray. Pagkilapan siya eh. Dahan-dahan lang. Ibig sabihin yung paglabas mo kanina, napapasok ka pa lang? Oo, nakita ko na siya doon. Sakay na nga sana ako. Atul, ako Joseph, okay lang ba na maligo ka? Sige, sige, maligo para ano. Hugasin yung sugat ko. Ikuha mo siya ng damit muna. Dali, igiyak mo nga kung pinupunasan ko. Diyos ko kay Joseph. Saan ko magkaling kasi? Diyan lang, naabutan ako kasi ng ano eh, ng ulan eh. Mas pagod pa ako. O ito na, bilisan mo, paligo mo na. Alam mo, ngayon ang hirap sa mga kabataan ngayon eh. Dahan-dahan lang, masakit. Bakit inuunan nila yung trip-trip na yan eh? Lalang papala dyan. Hindi lalang makaka-provisyo sila eh. Ako, Joseph. Huwag ka ng damit. Huwag ka na. Eh. Atul, pabukas ng hose. Ako, Joseph. Tara dito. Ako, Joseph. Ako ka. Karandahan lang, ha. Bakit di agad? Di ka nalang pumunta dito kayo ng umaga kay Joseph? Nahihiya rin kasi ako eh. Kasi tumingin na ako kayo na dito sa inyo, sarado. Tapos sumilip pa ako dyan sa bintana niyo, walang tao. Kaya nahihiya rin ako tumawag sa baka nagpapahinga ka. Kaya sa sobrang pagod ko, nahiga muna ako dun sa ano, sa may terminal. Kaso nga napagtripan ako. Patutuloy, parwisyo ka sa pangangalakal ko. Tol. May gusto sana akong sabihin sa'yo eh. Eh, kung okay lang naman sa'yo, eh, okay lang ba na dito na munang mag-stay si Kuya Joseph? Kuya Joseph? Hmm. Okay lang naman. Turado? Oo. Hindi kasi, nakakawa kasi Kuya Joseph eh, kaysa yung kalaboy-laboy siya. Kaya nga, Diyos ko, hindi mo makagaya ka nyo. Kaya nga eh. Ngayon, ang sa'kin dito eh, bahala ko siya isama sa trabaho bukas. Di ba? Makakatulong yun sa kanya. Ayan. Oh, ayun na pala si ano? Kuya Joseph. Ano, kumusta yung pagligo mo? Eto, okay na. Fresh nga ako eh. Upo ka dito. Atol, maganda niyan. Gayak mo yung pagkain. Oo, kain tayo. Para makakain tayo. Ako, Joseph, tara. Upo ka naman. Ito ka. Salamat pala sa damit mo. Ah, hindi. Buti nga nag-asya sa'yo eh. Kaya nga eh. Hindi-tit ko eh. Pero pasalamat. At salamat pala kanina sa ginawa mo sa akin. Hindi ko naman nakakalain na ganyan mangyayari sa akin. Buti nga nakita ako ng kapatid mo eh. Kung hindi, di ko na alam kung mangyayari sa akin. Hindi, wala yan kay Joseph. Kaya, bilib din kasi kami sa'yo. Bait-bait mo. Oo. Kayo nga rin eh. Di ko nga nakakalain na may ganung pang taong handa pa rin tumulong kahit sa kagaya kong madunges, basurero, at di alam kung saan ako nang galing. Sa akin ngayon kay Joseph, eh, gusto kong matanong sa'yo, taga-saan ka ba talaga? Nakatira talaga ako dito sa tita ko. Kaso nga lang,
dahil sa bisyo ng kulong. Pero, nanggaling talaga ako sa probinsya. Saan sa probinsya mo? Sa Bacolod. Dahil? Oo, kasi sa probinsya mahirap yung buhay ko eh. Eh, akala ko naman, pag lumabas ako ng Maynila, iba yung maharami. Eh, ganun din naman pala. Sobrang hirap. Ako, hindi madaling sumubok dito sa Maynila, lalo taga probinsya ka. Isa, unang-una sa lahat, kailangan nakapagtapos ka. Sipag ka. Saka mahirap yung makipagsapalaran ka nang wala kang kakilala dito. At saka, matanong ko nga pala, ano natapos mo kuya, Joseph? High school graduate po ako. Ha? Oo. High school graduate ka? Oo, kaya nga lang ganun yung tingin niyo sa akin kasi wala, di ba nga, wala na akong matuluyan, yung bahay na benta. Kaya nagbabakasakali na lang ako mga lakal. Para na sa ikabubuhay ko, tsaka nag-iipon din ako. Kahit konti, nagtatabi ako ba pang requirements ko kasi balak ko rin mag-apply. Ah, ganito. Kasi nag-usap kami ni utol ko. Oh. Si Nene, eh, bala ko sana na dito ka na mag-stay. Talaga? Oh. Sana makatulong sa iyo, Kuya Joseph. Maraming salamat sa inyo. Sinuun pero, niyo. Teka, bago ka maging masaya, may isa pa. Ipapasok ko ito dun sa pinapasokan ko. Talaga? Oo, walang problema. Maraming salamat, Maldog. Napakaling tulong sa akin yun. Maraming salamat. Wala yun sa akin. Basta sa akin, maging mabuting tao ka lang. Huwag kang magbago, Kuya Joseph. Yun lang naman yung nanais ko eh. Maging maganda buhay ko. Kaya nagpapasalamat ako at nakikita ako ng isang pamilya na tatanggapin ako kahit sino at di nila ako ilala. Maraming salamat. Pero huwag ka sa amin magpasalamat, Udol. Sa Diyos ka magpasalamat dahil natagpuan mo kami na handang kumulong sa'yo. Kaya nga eh. Lang. Huwag na umiyak. Hindi. Sa tuwa lang to kasi hindi ko inaakala na may ganitong tao. Kahit diba, kita nyo naman, sabi ko, nagtatabuhin ako, pinagkakamalan ako masamang tao. Pero andyan pa rin kayo, kahit kapos kayo, tinanggap nyo ako bilang tao, bilang kapamilya. Okay lang. Maraming salamat. Walang problema. Huwag ka na umiyak. Tama na, Ayos. Uy. Ayos. Kakain na tayo. Salamat. Ayan. Kuya Joseph, pagpasensyahan mo na yung ulam natin at talong. Tsaka tuyo lang. Grabe naman yan. Tagal-tagal, paborito ko nga yan. Sa ano nga lang, talbos lang ng kamote, pinapakuluan, tasaw-saw sa bagong. Okay na ito. Ito pa. Alam mo bakit magiging masarap yan? Ano? Si Utol Nene ang nagluto niyan para sa'yo. Oh, ay, talaga ba? Grabe, nakakahiya. Oh. Siya nga pala. Pero kasi, sa amin dito ni Utol, madalas niya, nagkakamay kami. Walang problema sa akin yun. Jika doon? Oo, kasi okay, masarap kumain habang nagkakamay. Grabe, ako na. Sige. So, teka, magdasal muna tayo, syempre. Oh. Excited lang kasi ako. Ayun naman talaga. Masarap sa pakiramdam na tumulong tayo sa ating kapwa, lalo-lalo na sa mga taong walang wala. Alam ko na maraming tao pa ang nakakaranas ng ganitong pamumuhay. Maraming salamat sa mga tao handang tumulong sa mga gantong sitwasyon ng pamumuhay. Maraming salamat po sa iyo, Panginoon.